Okay, kamusta po kayo mga kaibigan? Ngayon po ay pag-uusapan natin yung kanta o yung track ni Easy Meal na Panalo na talaga namang trending sa panahon ngayon. Pero gusto ko lang po kayong pangunahan na ito po ay hindi isang reaction video o review ng kanyang track. Ito po ay bilang pagkilala lang sa kanyang kahenyuan o sa kanyang pagka-genius dahil itong batang to talagang tingin ko napakalawak ko, talagang bukas ang kanyang isipan sa mga kombinasyon. Ngayon, kaya ako rin po naisipang gumawa ng video na to dahil nung lumabas po yung kanta niya na yun o yung track niya na yun ay marami po mga nag-mention sa akin, mga nag-message na naalala nila yung ginawa ko dati na ganito rin. Dati po kasi nung I think 2014 o 2015, meron po akong in-upload na audio na ginamit ko rin yung Carinyosa na instrumental. So yun po yung parang naalala ng mga syempre ng mga old schooler yung ginawa ko na yun. Kasi yung panahon na yun talagang ito po yung ginawa po namin style ni Easy Meal ay talagang medyo malayo po. Kasi patulad po ng palo niya, yung palo ng drums na yung kung ano yung mga kadalasan na o yung uso ngayon, kumbaga sabihin na natin na ganun. Yung panahon po na in-upload ko yung sa akin, yung ginamit yung Carinyosa ay hindi pa po masyado kasi hindi pa masyado kinikilala sa Pilipinas yung style na na lo-fi hip-hop nung mga panahon na yun. Yung mga 5 years, 6 years ago, parang ilan pa lang yung mga nakikinig ng mga Pilipino na sa ganung estilo. Kumbaga hindi pa siya kilala talaga sa Pilipinas yung tinatawag na lo-fi hip hop at yun po yung ginawa ko na style dati. Kaya malayo po sa ginawa ni Easy Meal na version niya. Ito po ay hindi pagkukumpara dahil ako po talaga ay hindi ako mahilig sa ganyan sa mga comparison ng yung kompetensya ng mga ibang artist o ibang DJ. Kahit mapapansin niyo po yun sa mga video na ginagawa ko, ayoko po nung nakikipag kompetensya o yung ikukumpara mo yung bawat isa sa tapos magkakaroon lang ng pagtatalo, kaya iniiwasan ko po yan. Ulitin ko po, ito pong video na to ginawa ko dahil gusto ko lang pong magbigay ng pagkilala sa kanyang kay Easy Meal, sa kanyang pagka-genius dahil sa naisipan niyang ganyan. Although marami nang sasabi na ginawa ko rin yan, iba naman po yung estilo namin. Importante po rito ay malawak ang isipan namin. Tsaka saludo din ako sa bata na yan. Mas malayo pa yung mararating yan. Kumbaga sa kasikatan na tinatamasa niya ngayon, mas malayo pang mararating niya ng bata. Hindi kami magkakilala niya ng personal, pero yung dating kagrupo ko sa HBOM ay sila yung laging magkasama. Pero kami po ay hindi talaga magkakilala ni Easy Meal. Ito mga po, kaya ko po ginawa rin itong video na ito para iparinig sa inyo yung ginawa ko dati na version, yung lo-fi hip-hop na style. Hanapin ko lang po yung yung mouse ito. So ito, pe-play natin to, pero ito po kasi nung ginawa ko to, 1 minute lang po yung haba na ito. 1 minuto lang po, hindi po siya talagang katulad ng ordinaryo na ginagawa na kasi kung kayo po ay merong idea o kaalaman sa lo-fi hip-hop na style, kadalasan po dyan na puro instrumentals, tapos yung minsan may mga pagkakataon na wala sa tempo. Yun po ay sinasadya ng mga nagpo-produce na yun. Halimbawa, yung kalansing ay biglang mawawala sa tempo. Yun po ay talagang sinasadya. Hindi po mali yun. Pero hindi ko naman po sinasabi na lahat ng lo-fi hip-hop ay ganyan ang ginagawa. Kasi alam naman natin, pag sinabi mo lo-fi, yung style niya o yung tunog niya ay talagang luma, kumbaga. Pero hindi lang po sa ganun na pagkakataon na kinikilalang lo-fi hip-hop. Gaya nga po sabi sa inyo kanina, minsan may mga style na sinasadya ng mga producer na mawala sa tempo. Yung halimbawa, yung snare, o minsan kahit yung kick drum, yung bass drum. Basta bandang uli, hahabol pa rin siya. Kumbaga magsasabay pa rin bandang uli. Yan po yung isa sa mga katawan ng tinitawag na lo-fi hip-hop. Ito po yung, yan po yung maririnig nyo dito sa i-play natin. Hopefully, wag tayo kasi, alam ko, kaya nawala sa YouTube to dati kong channel,
dahil sa copyright. Kasi yung unang ginawa ko nito, may kasamang boses ni Pilita Corrales. Bali, dalawang plaka po yung ginamit ko. Yung isa, yung talagang kundiman lang. Tapos yung isa, yung version naman ni Pilita Corrales na may boses. So, ang tinake down po nila, yung ano, yung may boses, siguro. Pero kapiraso lang yung kinuha kong boses dun. Ewan ko kung bakit. Pero yung isa, naiwan. I think nasa SoundCloud ko pa rin to eh. Basta in-upload ko to 2000. Hindi ko na matandaan. Basta mga 4 years ago yata o 5 years ago. So, play po natin. Hopefully, hindi tayo maano sa copyright. Sana i-mute na lang nila kung may issue, okay? So, pakinggan niyo po yung tunog niya. Napakalayo po sa version ni AZ Mill, okay? Yan pong style na yan. Yan po yung tinatawag na lo-fi hip-hop, okay? I think yung kay AZ Mill, parang ano ya, trap beat yata ang tawag sa mga ganun. Pero ito po, tuloy natin ng konti para malaman yung pagkakaiba. Ulitin ko po, ito po hindi comparison, okay? O hindi kompetensya dahil yung bata po na yan talagang ano, sinasaluduhan ko yan. Alam ko malayo pa yung mararating niya. Pero dahil nga po maraming mga nag-comment sa akin, nag-mention sa akin, tsaka mga nagme-message ay naisipan ko iparinig sa inyo itong una kong ginawa na karinyosa yung ginamit ko na ano na instrumental tapos nilapatan ko ng drums. Okay, so narinig nyo na po yan. Ang gagawin ko po ay papakita ko po sa inyo kung saan ko kinuha yung tunog na yon. Okay, kuhain ko lang po yung camera natin. So dito po natin kinuha yun sa ano, sa plaka talaga mismo. Problema, hindi ko alam kung saan ko nilagay dito dahil halo-halo po kasi ito. Magulo akong magganan ng plaka eh. Pag nagmamadali ako, basta-basta ko nilang nilalagay. Baka nandito siguro. Ayun. Dito ko po kinuha yan sa plaka na to. Kung mapapansin niyo po, Philippine folk dances, Pundalia, tapos sa likod, ayan, Carinosa. Mababasa niyo po. So, play natin. Ano natin? Tanggalin ko lang to. Carinosa. Importante po talaga, minsan kailangan natin mag-eksperimento. Ito pong ginawa ko na version na to, ay ano eh. Pinapadugtog po to dati nung dalawang lo-fi channel sa ano sa YouTube. Hindi ko matanda kung Chilled Cow o basta parang ganoon yung pangalan eh. Ito, Carinosa number 4. Nababasa niyo po. Okay. So dito ko po kinuha yung sample na yon. Yan. Dito ko po inuha yun mismo sa plaka. So yan po yung ano, story nung ginawa ko na ano, na ganyan ginabit din. Pero ulitin ko po ah, ito po hindi pagkukumpara kay AZ Mill dahil talagang yung batang yun, napakahusay niya, tsaka tamang-tama yung tempo niya sa panahon na uso yung ganung mga palo. Kaya sumasaludo din ako sa bata na yun dahil mahilig po ako sa mga ano eh, sa mga yung mga yung buka, bukas yung mga isipan nila lagi at hindi lang nakikisabay basta-basta sa uso, kumbaga. Kaya yun nga po, maraming salamat sa inyo at sana po ay yung mga nag-tatag sa akin o yung mga nag-mention tukol dito. Kaya ito na po, ginawa ko po ng video para sa mga hindi nakakaalam. At din sa bata na yan, kay AZ Mill, pagpatuloy mo lang yung pagkalawak ng iyong ano, ng na isipan. Patuloy mo lang buksan yung iyong isipan sa mga kombinasyon katulad na yan. At represent mo ang ano, Pilipino. Alright? God bless you all. DJ Master Shop. Peace!